11 Pinoy na nawala ng trabaho sa Riyadh ang nananawagan kay incoming President Rodrigo Duterte. Ituloy na ang pagtatayo ng isang departamento para sa OFWs para mabilis malutas ang mga problema ng mga OFW. May balitang global si Iya Estrada Cabanding. Ilan po kayo dito? Si Arnel Bruel, dating welder sa Jedi, halos isang taon nang natenga at umaasang makauuwi na para makasama ang pamilya sa Pilipinas. Isa si Arnel sa 11 OFW na nawalan ng trabaho dahil umano sa misrepresentation of contract. Magkaiba ang employer na nasa pinirmahang kontrata at sa employer na pinasukan sa Jeddah. Nagpunta kami ng imbahada, nag-fill up kami ng reklamo, and then pinapunta kami ng Alcantara Labor. Binigyan kami ng tao na representative nila para mamagitan. Mamagitan doon sa aming problema. Hanggang sa ganyan niya po, pinauwi nga uli kami ng employer namin sa opisina para maayos ang lahat. Sa madalit sabi po, hindi tumupad yung employer namin sa unang usapan. Si Arnel de la Cruz naman, dating driver, bukod sa ibang employer at hindi nabigyan ng ikama, ay nakasuhan pa ng pagnanakaw. Kinasuhan po siya. Tapos kinasuhan pa po ko ng nakaw. Samantala alam na ko ng mga Pilipino, yung Pilipino mismo nakalagay dun sa record na kinuha nila sa police, walang alam ng Pilipino. Sinisisi nila ang agency na gumawa ng palpak na kontrata. Bagaman nagkaso sila sa Saudi labor sa tulong ng Polo, hindi malinaw sa kanila ang dapat gawin para mapabilis ang paglutas sa problema at makauwi sa Pilipinas. Sabi sa kanila ng agency, tapusin ang kaso sa Saudi labor pero walang offer kahit subsistence allowance. Huli silang nag-hearing noong June 14. Okay. May linaw na ba yung kaso ninyo? Sa ngayon po, wala pa po eh. Hindi po namin alam kung makakauwi po kami. Kaya hiling nila sa papasok na bagong administrasyon. Sana meron pong isang departamento na handang tumulong po sa amin sa ganitong mga problema para po mapabilis po yung proseso ng mga problema po namin. Ang pangako ni Presidente Digong na pag-aralan ang pagtatayo ng Department of OFWs ang pinangahawakan ng mga problemadong kababayan at Pinoy leaders sa Jeddah para mabilis malutas ang mga kasong tulad ng kina Arnel at iba pang kasamahan. Sana this creation of the Department of OFW will be included to the priority bill of the President together with the death penalty federalism. Matagal na naming inaasama sa mito na mga leaders and advocates ng mga OFW na malaki itong tulong. Dahil minsan kami nahihirapan kung kami may mga kaso na idinudulog sa imbahada. Pinagpasapasahan kami. So ito ay mayroon nang tututok sa kanila. Para sa Overseas Council of Leaders sa Jeddah na nagsisilbing tulay ng mga OFW sa gobyerno, panahon na para bigyang pansin ang mga hinaing ng mga OFW. It is high time to have the Department of OFW under one umbrella, serving in terms of legal matters, in terms of employment, and in terms of the development of OFW. Iya Estrada Cabanding, ABS-CBN News, Jeddah.